So let us start, mga ka-taxpayer kong minamahal. Next question po, can the taxpayer, as a matter of company policy, treat the rent of its employees deployed to a provincial branch as a business expense rather than employee benefit for tax reporting? Yes, pwede. Pwedeng-pwede. Kasi kaya naman yung tao nandoon sa ibang lugar, hindi naman niya gusto yun eh. Gusto ng company, kaya siya nandoon. So, sumusunod lang siya sa order. Eh, isa sa mga accommodation niyan is magkaroon siya ng resident doon. O di either i-declare ninyo as facility yung rent. Ay, facility yung rent. Facility yung ano, yung kanyang inuupahan. Bayaran niyo yung annual registration fee. Kunan niyo ng TIN as branch. O hindi na siya resident, lalabas na siya as branch ninyo, o di lahat ng binabayad nyo dun is allowable deduction as rental, hindi employees fringe benefit. So, ganun ang gawin nyo. Wala kayong binabiolate na batas dun. Tinuturuan ko kayo paano kayo mag-navigate ng taxation. Pero bago ho yan, gusto ko sanang ipakita lang ho sa inyo to, mga ka-taxpayer kong minamahal, yung kompletong discussion ay makukuha ho ng mga members ko na nasa expert level. Ito po, expert level. So, sangkatutak ho yung ilalagay ko dyang mga analysis and protest kung magiging member kayo ng ating tax specialista YouTube. At kung meron ho kayong pagkakataon, nire-request ko sana na i-copy-paste po ninyo itong link na to sa mga network, social network or social media na kayo po ay miyembro.